Ito kuya, pag ano ganyan, medyo ano, lapit kayo sa barangay. Kuya, kung ano, mga tindahan, ano, pwede naman kayo makiusap. Ako talaga ang kausap, nangyay ka ng si Kuya sa pibigyan kita eh. Pero yung nanakawan niyo po akong gano'n na ano, bakit? Mantika, ang daming minsan, ako kawin talaga ang tao, may nangyayin sa akin mantika. Binibigyan ko yan, pag talagang pwede naman bigyan. Pero yung ganyan kung nanakawan niyo, parang bang, pag lumipat yung Project 8 ka, doon kayo magagawa na naman ng ganito. Pagkatapos mag-usap ng asawa ko guys at itong si Manong, so naghingi ng tawad, so sino ba naman tayong hindi magpatawad? So siguro may reason talaga siyang mabigat o nasa kanya na yun kung nagsasabi siya o ng totoo o hindi. Basta kami, nagpatawad kami sa kanya. So paalis na sana siya guys, tinanong pa siya ng asawa ko kung may maipiprito siya doon sa isda na dala niya. Sabi niya wala daw, so inabutan siya ng asawa ko ng mantika, pero hindi na yung kinuha niya. So, siguro mahigpit ang pangailangan dahil nung inabutan siya ng asawa ko ng mantika, ay kinuha pa rin niya at nagpasalamat. At bago umalis ay nag-sign of the cross pa talaga siya. So, yun. Taon pa siya? Simple na ba siya ng asawa? Siguro nga dahil walang-wala talaga siguro kasi nung inalok mo siya ng may pamprito ka na ba ng isda mo? Sabi niya wala pa daw. Ngayon ginawa ng asawa ko, inabutan pa rin niya ng mantika. Pero hindi na yung spring na kinuha niya, yung ano, 35 na lang. Oo, kaprito man na siya. No? Pero yung isda, binili naman na siguro niya yun kasi nalinisan eh. Siguro. Yung 200 nga, pinipilit niya ibigay yun. Yung kinita niya daw maghahapon sa ibang niya. Tapos may sudyante pa siya. Pinipilit na ibigay sa akin para daw kabayaran dun sa mga nakuha sa atin. Sabi ko, diyan mo na yung kuya, bigay mo na ng bigas kasi sabi niya wala para silang bigas. Tapos magkano ang kilo ng bigas? Di ilang ano lang mabili niya nun, 2 kilo at kalahati lang. At least may bigas din ah. Sabi niya. Tapos nag-iintay na daw yung bunso. Mga anak niya, may bunso pa daw siyang 7 taon. Kaya nang ibabaw sa akin, awa. Pati ikaw na pinangaralan mo, tutulok din yung luha mo. Nagbabaw-luha ako. Kaya ang hirap niyang ganyan yung nabuha mo yung nakaw, ganyan. Kinuri ng taong bayan ngayon. Binubog ngayon. Binulpi, bugbog sarado. Ay paano kung natuon mo yung sinasabi talaga na ano? Dahil binubog mo na yung tao. Mawawa rin nga. Ganyan mo nga magnakaw. Hindi, basta-basta dapat na ano. Unang una, matanda na rin yun. Ay paano yung sobrang laki ng nakaw? Alin? Pag sobrang... Ay, depende nga sa sitwasyon. Yung sitwasyon naman niya, pamanti-mantika lang, pa isa-isang sibuyas. Parang talagang gusto niya lang kumuha para mapakain, yung mapakain niya yung mga anak niya. Kasi hindi naman siya yung nakaw talaga na maramihan eh. Yung isang piraso ano lang, isang buting mantika. Siguro pang survive lang siguro talaga. Pero mali pa rin yun. Pero hindi. Maawain tayo.
Senior na siya, 62 years old. Iba-iba lang talagang ano yun. Iba-iba lang na tindahan nyo, nahuli siyang gano'n. Nabugbog siya. Tara na, uwi na tayo. Kaya mo na yun si Manong, kung sinungaling man siya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Bahala na siya, sa kanya na yun. Basta, pinangaralan ko siya kasi, may ginagawa niya. Baliktad ah, matanda yung pinangaralan.